The start of the Holy Gospel is actually the conclusion of the teaching of the Lord on the love of enemies. But today, there is an additional teaching of the Lord regarding passing judgment. Nobody can judge other people. Why? The number one reason is because all of us are sinners. Amen. All of us are not freed from the scratches of temptation and sins. And that is why only God can judge, because God does not sin. God is always pure. And so, as human beings, we cannot have that rash judgment right away, because all of us, in a way, commit sin. And the second reason is we cannot know what is the inner core of the person. We do not know what is the experience of that person deep inside him. What is his experiences? What is his the hurts, the pains in his life? And so it is for us impossible to know the deeper core of the person. Para po sa Malaysian yan, tatagalugin na natin. And so, hindi po posible na tayo ay makapag-judge ng ating kapwa. Sabagkat ang katotohanan, lahat tayo ay nagkasala. Kaya ngayon po, tatanungin ko kayo, sino po sa inyo ang walang nagawang kasalanan? Taas ang kamay. Ha? Pumunta po kayo dito sa unahan at kukoronahan ko kayo at papasakan ko kayo ng bulak sa ilong. Sabagat wala na kayong karapatang mabuhay, sabagat kayo dapat naroon na resting in peace. Sino naman po sa inyo ang walang nagawang kabutihan simula ng isilang ka sa mundong ito? Lahat po tayo may nagawang kabutihan. Kahit kriminal, may nagawang kabutihan. We are like in a pendulum. Isang araw na napakabait natin, sobrang bait. Meron namang pagkakagising natin, masama ang lasa natin, lagi tayong galit, suplada at saka magagalitin. Because what we have inherited is a corrupted human nature. We are in the pendulum. We are not consistent. And because of that, we are always prone to concupiscence and we are prone to commit errors and mistakes as flesh and bones. And so, it is not for us to judge other people. And then, tayo rin po ay pinatatawad ng Panginoon. Just remember, many times the Lord is forgiving us. Sabi nga, God does not write in a stone to remember our sins. But God writes on the sun so that it can be blown away by His forgiving breath. Tayo po ay inaanyayahan na maging mahabagin katulad ng pagiging mahabagin ng ating Ama sa langit. Sapagkat na pinasisikat niya ang araw, hindi lamang sa mga banal, kundi gayon din sa mga makasalanan. Kaya naman, the very message of the gospel is, let us learn to forgive so that God may forgive us. At sa bandang huli po ay sinabi, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, umaapaw ang ibibigay sa inyo. Patingin nga po ng inyong mga kamay. Pakitaas po. Pakitaas. Ayan. Pakikaway. Kindly raise up your hands. Raise up your hands. Both hands. Okay. So, raise it up to the max. Okay. Now, hold it tight. How does it feel? Ano po ang pakiramdam nyo?
Masakit, di po ba? Masakit, lalo tigit yung may mga arthritis, ano? Ayan, ngayon po, inyo pong buksan muli, open. And then wave. Ano po ang pakiramdam? Masarap, di po ba? Masarap magbigay. Sabagat pag nagbibigay ka, tumatanggap ka. It is in giving that you receive. Kaya nga, ito nga po, itas nga po niyo muli. Okay. Close, open, ng close, open. Di ba ang saya na tayo ay nakakapagbigay? Pero yung pong mga tao na very selfish, laging nakasara ang kamay, ayan, puro arthritis yan. Akin lahat ng sakit mo, arthritis, rheuma. But for those people who learn to give from the heart, they are free. And the more that they will receive blessings from the Lord, good measure flowing over, siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Amen? Do you know the story of kamay ni Jesus? Just to give you a bird's eye view. When I started kamay ni Jesus way back 2002, well, I have 200,000 pesos from my inheritance. And I said, Lord, I would like to offer this 200,000 for you to build the church. It is very small, but I believe this is what I've got. I am surrendering everything to you. Sabi ko, nabigla yata ako. Di man lang ako nakakuha ng panggamot o kaya pang-relax ng kaunti. But then, I gave that 200,000. And that was the start of kamay ni Jesus. 200,000, sabi ko, kulang pa yan sa apat na corner ng simbahang ito. But the miracles of all miracles, that 200,000 multiplied and multiplied and multiplied and built this church, built the grotto, built the whole compound, and it is, after 20 years, this is more than 500 million pesos. This is the story of giving. When you give, it will return to you 100-fold, 1,000-fold, 1,000,000-fold. Who would believe that this, the Kamainesis complex, will have this kind of different buildings? Alam po niyo yung lupa namin, nabili namin dito ng, nung unang panahon daw ito, 30 pesos per square meter. Do you know now the per square meter here, after we built this, it's 5,000 per square meter. And we are 7 hectares, 350 million pesos already. Land lang po yan. Kaya yung mga naitayo, siguro another 350, maybe I stand corrected, this can be 700 million pesos. And it started with 200,000 pesos. See? The magic of giving, the magic of sharing. You know the story of this new church? This new church, we started it during the pandemic. We don't have money. We don't have the courage to ask people to donate because people do not have jobs. People do not have enough funds. We don't have collection for 3 years. Wala. Talagang tabula rasa. But my financier is up there. My architect, my engineer is up there doing his job. All this 110 million that we spent in
the new building, I believe, comes from heaven. Because we are here, we are working doubly hard to finish. Wala lang po kaming pera. Alam po niyo ang nakita kong equation. Katakot-takot na panalangin, pananampalataya, at kapal ng mukha sa pangungutang sa inchik. Pag nangutang kayo sa inchik, magbayad kayo ng konti, utang uli. Bayad ng konti, utang uli. Bayad ng konti, utang uli. And then sa kagaganon po namin, we already finished the church 110 million. May utang na lang po kami ng 3 million. Pero kahapon may dumating na biyaya at babayaran niya ang 3 million. See? It works. When you give to the Lord your 100%, when you give to the Lord everything, God will provide you with all the blessings. Ako po, inisip ko na lang po, sabi ko, hindi ko naman to trabaho. Hindi naman po ito para sa akin. Ito po'y para sa Diyos. Kaya gagawin ko po yung makakaya ko, pero Panginoon, kayo na po ang bahala sa mga uutangan ko. Sana po ay pautangin naman ako. At sana po na may mabayaran ko sa lalong madaling panahon. At yun po pala, napaka... The most effective prayer is, Lord, please, take over. Bahala na po kayo. Yun pala ang pinakang makapangyarihang panalangin. Lord, I surrender everything to you. I believe that you will provide all our needs in your time and in your manner. And through it, enough. Wala po kaming pera. Wala po kaming koleksyon. Ngayon na nga lang po dumadami. At kung kayo magpapakoleksyon ngayon, siguradong marami ring siksik, ligilig, umaapaw na pagpapala. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Totoo po yung sinasabing, if you do your part, if you do your best, God will do the rest. Allow your God to be your God, and He will be the one to provide all our needs. More than you can conceive, more than you can imagine, He will provide all of your needs. That first, seek you first, the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Purihin, palakpakan, dakilain ang dakilang Diyos sa kanyang kabutihan at pagmamahal. Because God cannot be outdone in His generosity, will shower upon us His blessing. Siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Amen.